everyone, it's me again, Burntam DIY TV. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang matututunan niyo mga ka-DIY. Sa araw na ito, ang gagawin natin ay ipapakita ko sa inyo kung paano yung pag-build natin sa motor setup natin dito sa my TRY 200cc natin. Pakita mo. For today, for now, naka 1821 rims po yan. Yan kung nakikita nyo. Okay, so ang gagawin natin ay i-motor setup natin. So mga ka-DIY, ito yung gagamitin natin na pang-motor. Yung pang-front niya ay nasa, ito, pakita mo. Pakita mo yung size. Ayan. Ito yung pang-front niya ay nasa 350. Ayan o. 350 by 17. Ayan. Tapos itong pang-rear naman niya ay 425 by 17. Yung size niya mga ka-DIY, ito yung pang-front, 11070 by 17. Tapos yung pang 14070 by 17. So, bis rating, flush, napakaganda. Yan yung kinokomersyal ni Busita, kung kilala nyo. Diba? Busita si congressman, dating colonel ng SPD, Busita. Okay? So, shoutout muna natin siyempre yung nag-sponsor ng ito, ng rim natin at yung tire natin. Marcos Carwas ng Bawang La Union, siyempre. At siyempre yung anak niya ni Marco Larinas. Ayan, maraming salamat sa inyo bro sa pag-sponsor nito. At bumili na rin pala ako ng ano, ito. Kung mabuto, mayroon din tayo. Ito yung pangharap, AGA by 175. Tapos itong panglikod. Ay, TGO brand. Magkaiba ng brand yan, Tapsoy. Tapos ito yung gagamitin natin na pintura. Gagamit tayo ng primer gray at gloss black. Kasi meron tayong pipinturahan, yung hub naman niya. Ang kulang na lang na bibilin ko ay yung interior. Okay? Yun, tara mga ka-DIY. Gawin natin dito mga ka-DIY. Ito, brand new to na nabili ko. Brand new yan. Tapos ito, second hand. May orange na siya. Okay, ang combination kasi, gold yung rim. Tapos ito, magiging glossy black. So, bago natin pipintura ng black, pipintura muna natin ng primer gray para may primer siya. Okay? Tapos ito, nung nabili natin to na brand new, pagkita mo, meron na siyang bearing mga ka-DIY. Dalawang bearing yan dito sa magkabilan. Tapos meron na rin siyang dust seal. Ito, wala pa. Pero binilang ko na rin siya ng bearing. Dalawang bearing dito, tapos isa dito. Isa. Apat yata to. Dalawa. 6905 yung bearing nito. Tapos ito, 6004. Okay? Yan. Tingnan natin yung kalabasan nito, tapos ipapanibil ko pa to. Ito, nilihan pala natin to ng ano bang size yun? 100. 1,000. Para pinong-pino. So, yan, try mo natin. Nahin natin to mga ka-DIY para makita natin agad yung diferensya. Yan. Oh, diba? So, hanggang ano yan mga ka-DIY? First, second, hanggang third coat. Ubusin lang natin to. Pipintura na natin ang itim yan. So, standby ko muna kayo. Ito naman sa kabila. Ito yung silver yung pintura niya. Lagyan natin ng primer gray. Ayan o. Kita agad o. Pugin no? Tapos, make sure na bago nyo pinturahan to, lilihain nyo talaga to para matanggal yung mga dirt, grays, at saka yung mga bako-bako, yung mga rough. Para agad. Sa pagpipintura yan, dapat ano mga 7 inches ang layo para hindi makapal. So final pa natin to, patutuyin natin to ng mga 30 minutes tapos titirahin ulit natin. Tapos patuyin natin ng mga 2 araw. Diba? Para maganda yung kalabasan. So yan, kulay black naman yung ayun natin, ipipintura natin. Yan. So yung final na. Tapos na tayo sa primer. Buong araw na natin pinatuyo yung primer niya. First coating pa lang to. Ayan, dito naman tayo sa rear wheel hub. Malaki. Thank you.
Yan. Tapos second coating at third coating maya uli. Para muna natin ng mga 30 minutes. Kadiway, nandito tayo ngayon sa Cavaro Motorcycle Shop. Yan. Pinapanibil natin yung natin, yung rim natin na 350 by 17 at saka 425 by 17. Nandiyan na rin yung dalawang hub. Kaya nga mag-iigil natin. Yan. Ang para diba? Dennis. Si Boss? Boss. Juven. Ibenta rin sila ng sidecar dito. Mahanapan natin. Dito lang to sa Rizal. Para pa ng 5 star, oh. Sa mga dyan, gusto magpanibil na nakarim o nakamags ng big bike size ng mga gulong. Dito. Sabi ang mapinta nila. So yan, update po tayo. Lalagay na rin natin itong 6905. Yung bearing para sa likod. Yung bearing sa harap, 6004. Mga mahirap hanapin yun. Tapos yung spokes niya. Sa likod, sir, 170, no? AG by 170 mm. Sa harap, 175. Hindi nagkasya yung isang 180. Medyo mahaba. Ito yung takasago. Yan, available din dito sa Japan quality yung takasago. Saka standard na rin, mataba, dapat dun yun. Ayun. Bukas na siguro pa sir, no? Bukas. Para matibay. Labit-labit na, oh. Ito mo. Pogi na, syempre. Yan, oh. Pogi, oh. Ang kapal. Saka ang ganda ng paggagawa. Yan ang importante dito sa wheel alignment. True wing. Dapat ganyan. Ito isa, hindi. So, ayan yung pagpapatuloy ng pagninibil ng mga kasama natin dito sa Cavaro. Yan, auto trading. Yan, oh, okay na. Ito yung rear. Ang ganda ng paggawa nila dito, mga ka-DIY. So, kung taga San Carlos ka, marami ka lang dito sa bayan, sa Rizal, Avenue. Dito na kayo magpanibil. Galing, oh. Diba? Importante kasi na may ayos talaga ito. Well, alignment para hindi magalaw, hindi mag-wiggle. Pinochokes na rin nila ito. Diba? Ang diskarto ng ginagawa nila. Yan, lalagyan pa rin natin ang choke pero hindi na natin nakahanginan yung choke. Lalagyan na natin dito para hindi po magkakaroon ng leak or singaw ng hangin. Mas maganda na makapal yung lalagay natin, hindi na yung tape. Kasi yung iba, tape lang yung lalagyan. Yan na lang mismo yung choke na lang mismo. Diba? Yan, so ganyan po yung style ng paggawa nila. Tapos yung Supra, kakating na lang natin mga mga. Nakarin niya. Sir ha? Ha? Galing ng mga mekaniko mo. Oo, galing ng mga. Ayan may, pag pinagamit, patatas. Ano? Ibisong ko wala. Ha? Ibisong ko pa wala. Yan, may disc brake eh. May disc brake ko para ajak ka mo ng balo. Okay, kiraraya. So ayan mga ka-DIY, tapos na natin yung pinagawa yung natin, yung rim natin na pinatubeless natin dito sa Cavaro at pinanibil natin. Si sir pala yung manager. Yan. Maraming maraming salamat sir sa malaking discount. Thank you po sir. Keep up, halos 50%. So ayan, maging may bago tayong tropa. At sa lahat ng mga followers at viewers natin dyan, iyan nyo na si sir. Pasya lang kayo dito sa Rizal Avenue. Harap lang ng 5 star sa Carlos City Pangasinan. Okay. Mura lang, makakamura kayo dito. Pati sa pag sa credit. Yan, installment na kanan natin, sidecar. Okay sir, so paala muna kami. Thank you sir. Paala muna kami. Okay, thank you. See you po sir, thank you. Yan o, ito yung gawa natin. Gawa nyo na. Okay na. Ikakabit na natin yan mamaya. Or bukas. Magtitrain muna tayo sa bundok bago natin ikabit. Eh, sayang naman yung pangunod. Eh, sir pala, yung pangalan, sir? Dennis. So, Dennis. Tapos, yung bago natin tropa, sir. Yung pangalan, sir? May Facebook page din po kayo? Digital creator din pala, nakatulad natin. Paano yung Facebook page mo, sir? Nelson de Vera. Nelson de Vera, para i-follow natin. Okay. So, si sir, tago na yung isa. Ayan, nalagyan natin dito sa yung mga bearing, kung dito na, no? So ayan,
Good morning mga kadeway. Ito po yung pagpapatuloy na kung saan ito yung ginagawa natin dito sa PRY 200 natin na Project Super Motard. So ito na yung ilalagay natin. Yan. Kung natatandaan nyo, ito yung pinagawa natin sa may Kabaro. Yan. Auto and motor parts accessories. Yan. Yan o. Pakita mo. Ito yung pang front natin. Size niya 110x70x17. Yan o. Tapos ito yung likod. 140 70 by 17. Ayan. Ang brand ng gulong na to ay yan o, Plus Beast. Ayan. Ito yung kino-commercial ni Colonel Busita. Congressman na siya ngayon. Ayan. So yan ang ilalagay natin. Bago na rin yung dalawang hub nito. Tapos mga bearing bago na rin. Pati yung spokes niya bago rin. At syempre pasalamatan muna natin yung sponsor natin, Boss Marcos Carwas ng Bawanglaw niyo, na syempre yung videographer natin, Alan Stag. Tara mga kadeway, test mo muna yung shop. Saan po tayo sa may Sitio Casbog, Barangay Magtaki, San Carlos City, Palos. So ayan, lalagay na rin natin yung disc brake niya o disc plate dito sa may likod mga kadeway. Kasama na rin kasi yan nung binili natin yung mag yung hub. Magkaturog lang kasi. 6 na bolt to mga kadeway. Ang nilagay natin ay alin bolt na stainless para iwas kalawang. Yan inihigpin na po. Nagwala lang namin ay sinecheck namin to bago mag-ride. Yan. Yan, next thing na gagawin natin, ilalagay natin yung sprocket, yung malaki. Yan sa likod. Kaya lang, wala tayong available na bago sa ngayon. Order pa ako kay Boss Lodi Mabrik. Kaya ito muna ang stock niya, yan ang ilalagay natin. Bapaklasin muna natin. Ito mga kadeway, itong nut niya dito sa may axle. Yan o, size 32 yan. 32mm, malaki. Okay? Tumuhag na. Trabaho to. Mabilis sa may mga alam. Yan, tinuturo namin sa inyo to para just in case pag plano kayo, mag-project kayo ng supermoto, ganito yung mga gagawin nyo mga kadeway. Okay? Tapos tulawagan din natin to, pa-trasin natin doon. Yan. Yan o. Size 14 tayo mga kadeway. Yan. Itong nut niya. Trahan to. Para sa ganun, itong gulong, maitulak natin dyan. Paabante. Para matanggal muna natin yung kadena. Kasi pag mahigpit yung kalina, hindi natin matatanggal yung gulong. Okay? Next na gagawin po natin, tulak natin to. Yan, ganyan. Tapos ito. Yan. Yan sa kabila. Pero habakan nyo to mga kadeway. Yan, ganyan. Buhatin nyo kasi baka babagsak to. Mabilat po kasi to. Yan, pag natanggal mo na yan, yan ang solo. Matibay. Tapos, malalaglag yan pati dito sa kabila, i-bushing yan, dahan-dahan mo lang ganyan. Yun, tanggal na. Tapos saka natin i-abant ito. Yan, gulong para matanggal natin yung kabila. Marami na ito mga kabila. Okay. Yan, tanggal na. Kaya kailangan mo talaga i-abant eh. Tapos pagtanggal na ito mga kadeway, tatanggalin natin itong ito, bracket niya. Yan o, 43 na. Ito, may nut sa likod, pakita mo. Yan. Yan, kukontrahan natin yan, tapos ikutin natin ito mga kadeway. So, kahit na ikot ka ng ikot dyan, kung hindi mo kontrahan yung likod, hindi matatanggal yan. So, yan, tapos na lahat. Tanggalin natin mga kadeway. Yun. Kaya lalagyan na natin itong rear sprocket mga kadeway, yung malaki. Pwede pa naman ito. Makikita nyo naman kung palitin na ito pagka matulis na ito. Ito okay pa na mataba. So ayan, hindi mo naman pwedeng pagbaligtarin rin yan kasi hindi naman lalagay yung bolt niya. Ayan, ganyan siya. Pagbabalik nitong bolt mga kadeway, lagyan mo na ganyan. Tapos tapat mo yung nut. Tapos saka natin ihigpitan.
Saan yung alin? Alin mo? Huwag sobra, baka maputol. Okay na yan. Yan, lalagyan na po natin ang grasa mga kadiway. Para mailagay na natin. Tagal-tagal na naman yan ang malagyan. Japan. Oh, Japan. Made in Japan. Apat yan. Ang kagandahan dito sa hub ng ano, KRY 200, mataba, matibay. Yung ibang hub ng Enduro, ano eh, nipis eh. Hindi siya mataba eh. Pwede na, malinis. Papasukin yung piston, palubugin natin yung piston para lumuwag to. Kasi mahirapan natin na ilagay itong display dito mamaya. Buksan natin to para yung hangin, yung pressure lumabas. Ngayon mga kadayway, oh, kailangan natin tanggalin itong guide niya, yung chain guide ito. Kasi umuumpog. Oh. Yan talaga ang problema sa supermoto. Ayan. So yan mga kadayway, oh, ganyan yung style niya. Pero hindi pa ito naikabit. Tataas pa natin ito. So, ganito na yung maging style niya. Medyo kailangan ko kasi ng kasama dito. Kaya mamaya na lang natin pakita yung video. Lalagay pa kasi natin ito. Yan o. Oh. Para hindi kayo marapan kasi may kabigatan ho itong ano, motard. Tapos dito kailangan na itapat din to para tapat muna natin dito. Yan, ganyan yung style yan pag magtatapat kayo, gamitan nyo naman yan. Tapos pupukin nyo dito yan, pag umumpog na sya kayaan nyo syang matanggal to, pero huwag nyo bibitawan. Ayan ho ang diskarte niya. Napin na. Nabas na. Hindi ako nagpapalit ng mga aloy-aloy kasi pag pang trail, mahirap na. Malambot. Oo, malambot. Kasi ito, yung kadena, dito. Ano natin ng konti, lulawagan natin ng konti kasi masyadong, hindi dapat ganyan, dapat may play. Kung ano yung sukat dito, may sukat naman sya, ito. Ito yung magiging guide niya. Guhit. So yung ito, dito dapat sa mga guhit, dapat pantayan. Okay? So tara. Na ito, pukpukin nyo ito para mabante. Yan o. Dito rin sa kabila. Yan o. Diban, luwag na. Tama. Yan, ganyan lang. Tapos, pag lumuwag na, ipitan nyo na ito. Dito, dito. Putin natin. Dapat walang sayad. Kasi dito, dapat walang sayad dito. Walang itong display dapat hindi siya tumasayad yung parang kumukontrol mo naman. Dapat ganyan. May pre-play. So ayan mga kadayway, pantay na ho dito. Yan, sukat. Check mo doon sa kabila. Okay, tapos yung yan. Okay na yung adjustment niya. May play na. Dapat ganyan lang ho para hindi kayo maputulan. Huwag masyadong mahigpit. Tapos ito, lalangisan pa natin to. Kasi may mga party siya na medyo matigas na. Ibig sabihin, yun yung may mga ano, kailangan ng sprayhan ng ano. Pwede rin WD-40 or yung mga pang-chill. Yan, tapos higpitan na natin ito mga kadayway. Okay mga kadayway, dito sa harapan, tatlo na allen bolt to. 1, 2, at saka ito. Tapos, ang gagawin natin, tatanggalin na natin itong axle. Lugan muna natin ito. Tatanggalin na natin ito para matanggalan natin itong ano, axle. Okay, sambay muna. Yan. Okay na. Isa naman. Tatlo. Yan. Tapos ang gagawin natin, kailangan natin itong mga kadayway. Ito. Dito. Pupukpuk nyo para hindi matamaan yung thread. Ito naman tamang-tama to dito. Hindi naman matatama. Ito kasi talagang merong ano dito, bolt na nakalagay dito. Parang ganyan siya. Kaya lang, nakuha ko kasi itong unit, wala na yung bolt. Kaya ganyan. Hahanapan ko pa. Yan. Dahan-dahan lang. Yan. Doon. Lumalabas. Malaki pala yung ano yun. Mahaba pa. Yan. Tapos tanggalin natin. Yung muto. Yan. Tanggalin natin mga kadayway. Bago din ang bearing nito eh. So yan. Tinatanggal na ho natin yung disc brake dito sa ano. Pang trail natin ang gulong at lilipat natin dito sa pang motard natin. Yan. Anim to diba? Yan. Yan. Natin yung grasa.
kabilaan. Nakatabit na natin eh. Dito. Kaya pag ikakabit na ito mga kabilaan, unahin nyo ito dito. May pasok itong disc brake doon sa may disc brake. Pag may pasok nyo na, saka na natin itatapat ito. Unang ilagay nyo mga kadiway, itong maliit na to, yung bushing, tapos dito rin, yung malaki na bushing dito sa kabila, tapos saka na natin ilalagay ito, itatapat natin. Yan na ba? Yan o, okay na. Kasanggawin natin dyan mga kadiway, lalagay na natin to. Wala kasi yung nut dito eh, o pang bilhan. Pati dito. Sabihin natin. Yung maganda, punasan muna natin ito. Ayan, iniikpitan na po natin yung allen bolt dito sa may harapan mga kadiway. Ayan. Ayan, tingnan natin. Check natin kung may alok. Okay naman. Baba na natin. Tanggalin natin ito. Ikutin muna natin mga kadiway kung okay yung input. Tingnan mo kung may sayad. Dapat itong rim tsaka yung gulong hindi sasayo dito. Yan, maluwag dito. Ito medyo ano kasi kailangan natin ipitin siguro dito ang paganyan. Cable tie. Test natin. Okay naman, walang sayat. So, ganun lang po ang proseso mga ka-DIY. Kung paano ho yung mag-project ng super motard dito. Ayan, good morning mga ka-DIY. Update ko po kayo sa project motard natin. Setup dito sa KRY200 natin. Pakita mo. So, ayan, iti-testing natin yung gawang kabaro at yung bigay ni Marcos Carwas. I-testing natin doon sa may highway kung ano po yung performance ng gulong natin na flash tire at speed rim na 350 by 425. Tara. Ngayon mga ka-DIY, labas na tayo. Sarado muna natin yung shop natin. Pakita mo yung carwasya natin, motor parts. Ibilang yan sa may kasbog, magtaging pwede pa natin lagyan ng cam. Ipapa
pa-polish yung cam natin, port and polish, tapos palit ng racing CDI, ignition coil, high tension wire, naka-spark plug na tayo eh. Ano pa ba? Clutch spring, clutch lining, mga ganun. Tapos, para maging ano siya, 250cc. Pero so far, okay naman yung ano performance ng ano natin. Pati yung gulong niya, makapit talaga. Walang problema sa gulong. Pati yung rim, magaan yan. Speedy rim yan eh. Natin yung may-ari. Siyempre, yung kabaro na lang mismo ang babanggitin natin. Kung gusto nyo magpagawa, magpapalit ng gulong, magpanibil, o bumili ng spare parts ng motor, ano nang bumili ng sidecar, nagpaputong sila doon through home credit. Ayan. Tapos, siyempre, shoutout din natin yung gumawa ng stand natin. Yung center stand natin, yung dirt bike stand. Dito lang sa may banda dyan. Oh. Malaki sa bahay na yan. Kay Valerio. Sir Robert Valerio. Ayan, shoutout natin. Tapos, siyempre, yung Analyst Vlog, kamuti bit yung subscribe na rin sa YouTube channel niya at paki-follow at like na rin yung mga videos na sa Facebook page niya. Ayan, maraming maraming salamat mga ka-DIYs. Hoping na nagustuhan nyo itong Project Supermotor natin dito sa PRY200cc natin. At sundan nyo lang yung mga process kung paano pinagawa natin. Almost 50,000 yung ano natin dito mga ka-DIY na budget natin. Kung pagsusumasumahin nyo, kung tututal nyo talaga siya. Kasama na yung dalawang rim, dalawang gulong, rayos, needle, yung hub, bearing, tapos siyempre yung ano, magpalit din tayo ng ano eh, ang matawag doon, disc brake, sarap, di ba? Oh, kasi ano eh, yung 1821, nandoon na, hindi ko na tinanggal yung mga hub niya, para salpakan na lang siya. Yan, so, kung nagustuhan nyo itong ano natin, video natin, please huwag nyo muna kalimutan na i-like yung Facebook page natin, at i-follow nyo rin po. Maraming salamat, God bless the glory, and burn.